Pala guys, bago natin simulan yung ating video, sa mga hindi nakakaalam, nahack po yung ating Facebook page na Jeep Doctor PH. Kaya kapag sinearch nyo ako sa Facebook, wala na yung Jeep Doctor PH. Pero may lalabas na isang page. Yan yung bago nating page. Motorcycle World by Jeep Doctor. Sa ngayon mga boss, ongoing pa yung retrieval ng aking dating page. Mahirap pagsimula ulit mga bossing. Almost 790,000 followers na yun. Kung magsisimula ulit ako, baka abutin na ako ng 5 to 10 years para makumpleto ko ulit yung 700,000 followers na yun or 800,000. So, yung isang Facebook page natin matagal na rin yan. So, hindi ko rin yan na-uploadan. Pero ngayon, gagamitin na muna natin. Yan na tayo mag-upload ng mga videos ko ng mga car repairs, pati sa mga motorcycle na rin, mga boss. Kaya, please, palike naman po yung ating bagong Facebook page, Motorcycle World by Jeep Doctor. Pero umaasa pa rin tayo na mababalik yung ating original Facebook page na Jeep Doctor PH. Okay? Nagpaplano ba kayo mga boss na bumili ng second hand car? O kaya naman, nakabili na kayo kagaya ko. So alam nyo ba mga boss na tayo, pati ako, your Jeep Doctor is malaki yung chance na yung nabili nating second hand car ay makarnap sa atin. Bakit? So sa video na to, ipapaliwanag ko kung bakit malaki yung chance na makarnap ulit yung sasakyan natin. So back doon sa ating topic kanina. Okay, so sabi ko sa inyo, kapag bumili kayo ng second hand car, malaki yung chance na makarnap sa inyo yung nabili ninyo sasakyan. Kahit ako, hindi exempted doon. Bakit? Syempre second hand car din yung binili ko. Kung brand new car yung binili niyo mga boss, maliit yung chance na makarnap yung sasakyan ninyo. Bakit? Dahil sa susi. Dahil sa susi. Bakit? Sa mga nakapanood nung dati kong video nung binili ko tong Everest na to, mga boss, alam ninyo, binanggit ko doon na isa sa mga issues ng sasakyan na to, isa lang yung susi na binigay sa akin ng seller. Isa lang. Ang sabi niya sa akin, nawala daw to. Nawala daw yung original na susi. So, dalawa ang original na susi, ang naibigay na lang sa akin itong nag-iisang susi na to. Okay. So, siyempre, kung totoo man na nawala yung susi, kanino napunta? Sino ang may hawak nung nawalang susi na yon? Ang nakakatakot na bagay mga boss, kapag nawala ang susi mo, kaya niyang mapastart ang iyong sasakyan. Kaya pa rin niya kahit nawala na siya. Kung may ibang nakapulot niyan, halimbawa ang nakapulot ng susi mo ay carnapper. Delikado yung kotse mo ngayon kasi yung ating mga susi, unang-una kaya niyang buksan yung pinto. Nag-lock, nag-unlock, okay? Kaya niyang buksan yung ating pinto. Pangalawa, syempre, dahil nga ito yung susi natin, kaya niyang mapastart yung ating sasakyan, di ba? Okay, so yun yung mga bagay na delikado. Pero sa case ko, nasolusyonan ko na yan. Anong solusyon yung ginawa ko? Sa nakapanood din ng updates natin dito sa ating Ford Everest, yung isang susi, na-duplicate ko na, so meron ako isa pang susi, ayan. Dalawa na yung susi ko. Pero hindi ito yung nawawalang susi dati. Hindi ko siya nahanap. Gumawa ako ng panibagong susi. Tapos yung nawawalang susi, idinilit ko gamit ang device na to. Ito. Gamit itong programmer na to. Ang tawag dito mga bossing is Immobilizer Key Programmer. Ayan. Para makita ninyo yung full detail kung paano ko ginawa na ma-delete yung nawawalang susi, panoorin nyo yung video na yan. Sa video na yan, inisa-isa ko, pinakita ko dyan na nung time na yon, itong susi na to, hindi pa to gumagana rito. Hindi pa siya gumagana guys. Kaya lang niyang i-unlock yung pinto. Pero ano ah, yung blade ang gamit. Kaya niyang buksan yung pinto kasi may blade to, di ba? So isasaksak lang to dun sa may susian, mabubuksan mo na yung pinto. Yun yung kaya niyang gawin. Pero yung unlock, lock-unlock button, unang-una hindi gumagana. Tapos yung sa starting, hindi rin siya gumagana. Okay, panoorin nyo na lang po yung video na yan. Tapos, sa video din na yan mga boss, pinakita ko na kahit isa lang yung susi na hawak ko nung time na yon, dito sa device ko, ang pinapakitang susi, dalawa. Dalawa yung pinapakitang susi dito. So, ibig sabihin, active pa nga yung nawawalang susi. Which is, yun yung delikado at yun yung reason guys kung bakit ko nasabi na prone tayo, na manakawan tayo ng sasakyan. Kasi nga, yung ating sasakyan, merong isang susi na nawawala. Okay? So, ito ngayon, ipapakita ko sa inyo na since na-resolve ko na yung problem, ito wait lang. Ayan.
So ito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung ating immobilizer, Ford. Enter. Papakita ko lang muna sa inyo guys na ngayon na na-resolve ko na yung problem. Okay. Everest. Blade type. Enter. 26-2015. Ayan. Makikita nyo, ito na yung bago kong program na susi. Ito pa yung aking original na susi galing dun sa pinagbilhan ko. So, meron na akong dalawang susi dito. And makikita ninyo, key count, dalawa. Okay. Ang ibig sabihin, key count na yan, ito na yan. Dalawang susi. Nung bagong program ko itong susi na to, ito yung original, tapos may isang nawawala, tapos bagong program ko to, ang lumabas dito dati, key count, 3. Okay, so kailangan key count nyo dalawa lang mga boss. So paano ninyo gagawin yun? Unang-una, humanap kayo ng kagaya ko na merong ganito. Key programmer, immobilizer key programmer. O kaya, kung malayo kayo sa location ko or malayo kayo sa mga merong ganito, pumunta kayo sa casa ninyo. Halimbawa, Ford. Pumunta kayo sa casa ng Ford, magpa-program kayo ng bagong key at ipadelete ninyo yung nawawalang susi. Okay? So, delikado kasi mga bossing na merong ibang susi na kaya magpa-start ng inyong sasakyan. Okay, syempre dapat yung susi na hawak natin, yan, tsaka ito, ang may kakayahan lang na magpa-start ng ating sasakyan. Dapat hindi pwedeng magpa-start siya nung nawawalang susi. Ayan, so since key count ko is dalawa, sure ako ngayon na itong dalawang susi lang na to ang makakapagpa-start ng kotse ko. Okay, so pakita ko sa inyo, ito yung ating unang susi. Pakita ko sa inyo. Ayan. Start natin. Ayan. Okay. So, patayin natin. Baba muna natin yan. So, ito isang susi. Ito isang susi na to. Luma na to. Kita nyo, hindi na nga siya na nag-open mag-isa. Ayan. Okay. So, start din natin. Ayan. Wait lang natin. Mawala yung mga indicators. Okay. Ayan. So, dalawa susi ang nakakapagpa-start ng aking kotse at nakalagay din naman dito key count ko dalawa. So sure akong mga boss na ang mga hawak ko lang na susi ang kayang magpa-start ng Ford Everest ko. So paano kayo mga boss? Paano kung kayo hindi kayo sure kung ilan ang susi na kaya magpa-start ng inyong sasakyan? Oh yan. Ngayon baka sabihin naman ng iba, sir, binili ko yung sasakyan ko, dalawa naman yung binigay sa akin na susi. Safe na po ba yun? Actually mga boss, hindi. Bakit? Siyempre, ako, kunyari ako, ang first owner. Tapos meron akong dalawang susi. Pwede kasi kung magpagawa ng mas maraming susi na gusto ko. Pwede akong magpagawa ng 3, 4, 5. Kung hanggang ilan ang gusto ko, pwede. So paano natin masasabi na dalawa nga lang ang susi na original ng iyong sasakyan? Diba? So pag second hand car ang iyong sasakyan mga boss, pinaka may papayo ko pa rin kahit isang susi man ang naibigay sa inyo nung bumili kayo or dalawa or tatlo man yan, ipacheck nyo pa rin sa kasa or sa mga nagduduplicate ng susi or sa mga may immobilizer programmer, ipacheck nyo pa rin sa kanila kung ilan yung active na susi. Makikita nyo naman dito ayan o, makikita naman dito sa ating key programmer na kalagay key count 2. Ayan, kapag nakita sa programmer na key count 2, tapos hawak nyo na yung dalawang susi na kaya magpa-start ng inyong sasakyan, ibig sabihin, wala nang ibang susi na may kakayanan pa na magpa-start ng inyong sasakyan. Safe na yon. Okay, safe na yon. So, hindi ko to ginagawa para i-promote yung service. Actually, hindi pa nga ako nakakatanggap ng services eh. Noon, ginawa ko na ng video to. Maraming nag-message sa akin para magpagawa ng susi pero hindi pa ako nakakatanggap. Bakit? Wala pa kasi kong key cutter. Bukod sa pagpo-program, kinakat yan na yun. Makikita nyo, di ba may hulma yung mga susi natin. Wala kasi kong machine na pang cut. Okay, so pwede magpakat kayo sa iba tapos magpapaprogram kayo sa akin. Pwede yon. Pero kung sa akin pati yung pagkikikat, wala. Wala kong key cutter. Okay, so yun yung problema. Kaya hindi rin ako nakakabili or nakakatanggap ng pa-program ng susi. Kaya ito, concern ko lang naman sa inyo. Kasi nga, syempre,
Karamihan sa atin, hard-earned money. Lalo na ako, dream car ko ang Ford Everest, 2010 pa lang dream car ko na yan. Nabili ko 2022, 12 years ko siyang pinangarap. So 12 years ko siyang pinag-ipunan, second hand pa yung nabili ko, diba? Tapos, hindi, wala akong kaalam-alam, meron palang may hawak nung nawawala kong susi, tapos biglaan lang, pag-park ko sa mall isang araw, nawala na yung kotse ko. Inasa akin yung susi, paano na pa-start? Paano siya napastart, guys? Pag immobilizer type ang security ng iyong sasakyan, hindi yan mapapastart kung wala yung nag-iisang susi na yun. Okay, so mananakaw lang ang inyong sasakyan kapag meron silang isa pang kopya. Okay, hindi ito makokopya basta-basta, mga bossing. Kailangan talaga ng immobilizer programmer. Pinoprogram po talaga yan, okay? Kaya kung nanakaw ang sasakyan ninyo pero nasa inyo ang susi, ang ibig sabihin, halimbawa, nawala yung dating susi o kaya nakabili kayo ng second hand car na isa lang ang susi na binigay sa inyo, tapos nanakaw ang sasakyan ninyo, alam nyo na na yung nanakaw yung sasakyan nyo kasi yung susi merong kopya or may nakapulot na iba. Okay, may ibang nakapulot. Okay, so ito, napakahalaga nito, mga bossing. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga nagba-buy and sell. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga car dealer. Hindi natin pwedeng sisihin yung bank. Kunya, kung saan man kayo bumili, bank repo, sa car dealer, sa buy and sell. Kasi may mga first owner talaga, mga boss, na kapag nag-surrender sila, isang susi lang sinusurrender nila. Hindi ko alam kung bakit, kung nawala ba nila or trip lang nila na isang susi lang yung isurrender. Hindi natin alam kung ano yung intention behind dun sa nag-iisang susi na yon. Pero kung ano man yon, ang pinapayo ko lang sa inyo, to be safe, mga bossing, pagka bumili kayo ng second hand car, ang una ninyong gawin bago kayo magpa-change oil, bago kayo mag-long ride, bago kayo kung paggawa ng kung ano-anong upgrade sa inyong sasakyan, pumunta agad kayo sa inyong local dealership, pumunta kayo sa CASA kung saan nandun yung inyong mga sasakyan, ipa-check nyo kung ilan ang susi na naka-register sa computer ng inyong sasakyan. Okay, ipak-check nyo dun. Kapag may hawak kayong dalawang susi, tapos pagpunta nyo halimbawa sa Ford, pagpunta nyo sa Ford, nakaregister sa sasakyan nyo, limang susi, aba, kabahan ka na. Ibig sabihin, merong tatlong tao na may hawak ng susi mo. Tatlong susi pa. Okay, so dalawa lang ang susi na meron ka, pero nakaregister sa system mo, 5. Kabahan ka na. Malaki yung chance na manakaw yung sasakyan mo. Okay, so ito, friendly reminders lang naman. Hindi ko naman sinasabing, hindi ko kayo inuobliga, pero syempre, hard-earned money, protect your hard-earned money, protect your investment, protect your car, mga boss. Napaka-importante niyan. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood. Sana ngayong araw na to ay may natutunan kayo sa ating video. Siya nga pala, sa mga magtatanong kung saan nakakabili nitong immobilizer programmer na to, ilalagay ko na lang yung product link sa video description and then sa pin comment. Salamat po!